Magandang hapon, ngayon po ay araw ng Lunes, May 29, 2023, update po muli sa lagay ng ating panahon. Typhoon Betty, bahagya pa itong humina habang kumikilos northwestward. Patuloy ang paglapit nito dyan po sa may extreme northern Luzon area at huling namataan ang pag-asa sa layong 525 kilometers east of Apari, Cagayan. Sa ngayon, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na 155 kilometers per hour at bugso nitong 190 kilometers per hour. Kumikilos northwestward sa bilis po na 20 kilometers per hour. Sa ngayon, mababa pa rin ang tsansa nito na maglandfall o tatama sa limang bahagi ng ating kalupaan. Ngunit inaasahang lalapit sa extreme northern Luzon, particular na po sa Cagayan at Batanes, mula ngayong araw hanggang sa Miyerkules. Kaya asahan po dyan ang malalakas na mga pagbugso ng hangin at ulan. Inaasahang babagal ang bagyong Betty habang binabaybay ang karagatan sa silangan ng Batanes sa Martes. Dahil dito, posibleng mas mabagal ang masungit na panahon sa extreme northern Luzon. Inaasahang papalakasin ng bagyong Betty ang southwesterly wind flow na kung saan siya naman magdudulot ng maulang panahon at pagbugso-bugsong ulan at hangin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. At posibleng lumabas ang ating Philippine Area of Responsibility ang nasabing bagyo sa araw ng Biyernes o Sabado. Sa ngayon, nakataas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Batanes, the eastern portion of Babuyan Islands, the northeastern portion of mainland Cagayan. Habang Signal No. 1 sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Isabela Quirino, the northeastern portion of Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, the northern and central portions of Aurora, Polillo Islands, the northern portion of Catanduanes, the northeastern portion of Camarines Sur, the northern portion of Camarines Norte. Kaya patuloy po na pinag-iingat ang ating mga kababayan sa mga posibleng malalakas na ulan at hangin na dala po ng bagyong si Betty.